Magandang tanghali po sa ating lahat. Magandang tanghali po, Father. Sino po sa inyo dito ang hindi taga rito sa Batangas? Taas ang kamay. Halos karamihan. Sino po ang taga Batangas? Yan. So, palakpakan nyo muna ang inyong mga sarili. Salamat po sa pagbisita dito sa ating pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Sino po dito ang narito dahil may gustong kahilingan na matupad? Taas po ang kamay. Sino po ang narito dahil nababalitaan na maraming himalang ginagawa si Padre Pio? Taas po ang kamay. Yan. Kaya natin dinadayo ang lugar na ito, kalimitan, meron po tayong hiling sa Diyos na tayo umaasa na matatagpuan natin ang sagot, ang tugon, dito sa pambansang Dambana ni Padre Pio. Pero mga kapatid, kung atin pong napakinggang mabuti ang ating ebanghelyo, ano po ang sinabi ng Panginoon sa mga taong naghahanap sa Kanya? Pakinggan niyo po. Ang sabi niya, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Mga kapatid, kung tayo'y naghahanap ng milagro, kung tayo'y naghahanap ng kababalaghan, baka, hindi ko sinasabing hindi, baka hindi ang Santo Padre Pio ang sagot sa ating mga tanong. Baka wala sa lugar na ito. Mga kapatid, kung tayo'y maghahanap, ang sabi ng Panginoon, huwag nating hanapin ang mga milagro at kababalaghan. Ano daw ang hanapin natin? Ang tinapay na nagbibigay buhay. At ang tinapay na nagbibigay buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon, si Jesus. Kaya mga kapatid, ang panyaya sa atin ay hindi hanapin ang himala ni Santo Padre Pio, kundi hanapin si Jesus. Kung tutuusin, si Jesus ho nagpapagaling sa atin. Si Padre Pio, siya'y alagad lamang ng Panginoon. Siya'y instrumento lamang ng Panginoon para maipadala sa atin ang mga biyaya ng Diyos. Kung tayo'y maghahanap, ang hanapin natin ay ang Panginoon. Kaya po nakakalungkot, may mga taong dumadayo dito sa Padre Pio, ang hinahanap lamang nila ay magpa-picture, ang hinahanap lamang nila ay mag-TikTok. Nakakita po ako kanina habang ako'y naglalakad. No? Ang hinahanap lamang nila ay yung mga madaling masira. Sabi nga dito sa Ebanghelyo, gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sana mga kapatid, kaya po tayo narito, kasi naghahanap tayo ng buhay na walang hanggan. At yun ay ating matatagpuan, hindi dahil sa himala ni Padre Pio, yun ay ating matatagpuan sa misa. Yun ang tinapay na nagbibigay buhay. Kung saan ang ating tinatanggap ay hindi lamang si Padre Pio, no, mas higit pa sa Kanya, ang ating tinatanggap ay ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, nakakatuwa na kahit katanghalian, kahit ang iba sa inyo'y gutom na, narito po tayo. Tayo dumadalo ng misa, nagpapasalamat sa Diyos sa napakaraming mga biyaya at umaasa na sa Kanyang awa, kung ano man yung ating mga daladala, yun ay magkakaroon ng kalutasan. Yung ating mga problema, yung ating mga sakit, yung ating mga pinagdadaanan, tayo umaasang pagagalingin tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng misa, ang sabi ng Panginoon, hanapin natin ay siya. Ang sabi ng Panginoon, pag sumikapan nating tanggapin ang tinapay na walang hanggan, ang tinapay, ang pagkaing hindi nasisira. Dahil tayo man ay magkasakit, tayo man ay mahirapan, basta nasa atin ang Diyos, tayo ay mapapanatag. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.